Hi guys, welcome back to my channel. So ngayong gabi, gagawa tayo ng paborito kong Taiwanese beef noodle soup. So, mahilig kasi ako sa mga iba't ibang cuisine. So, ang na-miss ko talaga sa Taiwan, hindi lang sa mga street food, yun din mga ano nila, yun din mga pagkain nila, ganun. Masarap din mga pagkain nila sa Taiwan. So, ngayong gabi, gagawa ako ng version ko ng Taiwanese beef noodle soup na mas mabilis, simple, at saka murang, pasok sa budget. Tara! Ingredients natin ay, of course, yung beef, ito yung garlic, ginger, ito optional lang itong sili spada, tapos sibuyas, ito pechay or bok choy. Wala kasi ako nakita ng bok choy, kaya pechay na lang ang binili ko, sibuyas dahon, ayan. So, yung binili ko ng sibuyas ayan is, lang yan, spring onions, 10 pesos lang yan. Yung pechay is 10 pesos lang din. Tapos ito, 2 pesos lang. Tapos itong luya is, makakabili lang tayo ng 5, konti lang kasi. Tapos 3 cloves of garlic, tapos sibuyas, isang peraso din lang din yan. Beef ko ito, 132 pesos din. Yung nito, yung bili ko nito. Wala akong star anise, kaya, dapat may star anise to, kaso hindi ako nakabili ng star anise kasi akala ko may star anise pa ako. Ito yung itsura ng rice anise. Magkasing lasa lang sila ng star anise, kaso yung star anise mas masyadong siya. May medyo matapang lang siya konti kumpara dito. May bay leaf peppercorns. Na-prepare ko na yung mga ingredients, so start na ako magluto. Iniwa ko lang ng bite size yung yung beef natin kasi para mabilis siyang maluto. Pan lang natin. Dagdagan natin ng kumukulong tubig. Yung sa akin, konti lang kasi hindi ako masyadong mahilig sa sabaw. At depende na sa inyo kung gaano karaming gusto niyo. So, lalagyan ko ng baking soda para mabilis na maluto yung karne. Yung iba, naglalagay sila ng ice at saka kutsara para mabilis maluto yung karne nila. Comment and please share naman this video para malaman natin kung ano yung mga tips nyo para mabilis maluto yung karne. Simutin natin kasi sayang. At itong yung puting part ng sibuyas. Ilagay na rin natin. At itong bay leaf. Ayan, mabango na siya. Takpan lang natin hanggang lumambot. So, itatry natin kung malambot na ba yung karne natin. Ayan. Ayan, so malambot na siya. So, grabe yung baking soda kasi ilang minuto lang tapos ayun, malambot na siya. So, pero gusto ko yung malambot na malambot talaga. So pakukuluan ko muna siya ng ilang minuto pa. So, syempre, hindi ito matatawag na Taiwanese beef noodle soup kung walang noodles. So, ito, gusto ko tong noodles na to kasi yung malalaki yung strand. So, yung presyo nito, nabili ko lang to sa grocery store, $38.50 yung isa. So, depende na sa iyo. So, ako mahilig kasi ako sa noodles na ito. Itong noodles lang na to. So, dalawa yung gagamitin. Tantayin lang natin na maluto ng tuluyan yung noodles. Yung noodles kasi al dente na siya. So, konting luto lang ito. So, ayun. Malambot na yung beef natin. So, titikman ko na siya. Perfect, perfect. Woo! Na siya. Itong chili garlic oil na to ay optional lang. Ilalagay ko sa baba yung link nito pag makagawa ko ng bagong batch.
Suluto na yung Taiwanese beef noodle soup ko at eto na siya. So, titikman ko na yung luto ko. So, chopstick ako para kunwari na sa Taiwan daw. Sarap guys. Pero ganamiss ko. Pero iba talaga pagkakain ko ng Taiwanese noodle soup kung nasa Taiwan ka talaga. So, ayun. Yung vibe lang ng Taiwan. Wala. Paki-like and subscribe na lang sa channel ko para updated kayo sa mga new videos ko.